Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Martes ng hapon ay nagpasya siyang maglakad-lakad sa daan. Katatapos lang ng klase nila, wala si Arlene ng hapong yon dahil sinamahan nito ang mama nito sa Kapitolyo. Nadaanan niya ang isang fishbowl vendor sa kalsada kaya huminto siya. Kinapa niya mga barya sa kanyang bulsa. She always loved fishbowls. Suyat isinawsaw sa sauce na nasa garapon sa kakumain. Huminto ang isang maroon Grand Vitara sa kabilang bahagi ng daan. Ang driver niyon ay walang iba kundi si Mayor Rafael dahil nakita nito ang dalagang tuwang-tuwang kumakain ng fishball. Mula sa loob ng tinted niyang sasakyan ay binibistahan niya ito. Nakasuot to ng skinny jeans na maong at pink blouse. Napadako ang kanyang paningin sa mga paa nito. Nakasuot ito ng sneakers. May backpack pa itong dala. Napailing siya. Noong isang gabi sa eskwelahan, ay napakaklas na tingnan ni Jaisal. Akala pa nga niya isa tong spoiled na babae. Ngunit ngayon, napaka down to earth nitong tingnan. Uncaring about her latest title, heto at nakikitusok ng fishbowl sa tabi ng daan. Lalong gumanda ang babae sa kanyang paningin, dahil walang bahid ni kauntimang make-up sa mukha nito. And he admired her more. Napangiti siya na maalalang napatulala to sandali nang gawaran niya ng halik. Hindi na niya halos maihiwalay ang paningin nito dahil para bang kisarap nitong titigan. Lumabas siya ng sasakyan at tumawid ng kalsada. Magandang hapon ho, Mangberto. Bati niya sa tindero ng fishbowl. Naku, magandang hapon po naman, Mayor. At tubiling sagot na matanda. Napatigil sa pagguya si Jaisal nang marinig ang boses ng isang lalaki. Otomatikong nagtaas siya ng paningin sa bagong dating na nakatayo sa kanyang tabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hello there. Nakangiting bati sa kanya ng binata. Mahilig ka pala sa fishbowl? Dagdag nito. Good afternoon, Mayor. Alanganing bati niya. Nakasuot to ng hapit na pantalong maong at black t-shirt na may tatak na Old Navy sa harapan. Napalingon siya sa kabilang bahagi ng kalsada at nakita niyang hindi ang minamanehong Ford Expedition ng amang dala nito. Kaya sigurado siyang hindi si Mang Ramon ang nagmaneho ng naturang sasakyan. Dali-daling dumukot siya ng barya sa bulsa ng kanyang pantalon. Manong, magkano po lahat? Tanong niya sa tindero. 10 pesos lang ining. Nakangiting sagot nito. Heto po. Inabot niya rito ang 10 peso coin na magsalita ang binata. No, Mangberto. Ako na magbabayad ng kinain niya. Sabi nito, kaya napahinto ang pag-abot ng matanda sa bayad ng dalaga. No, I can afford to pay for it. Aniya na nakakunot ang noo. Naisip niyang ano bang akala ng taong to? Pulubi siya? Nainis tuloy siya rito, kahit pa nakadisplay sa mga labi nitong killer smile nito. Mangberto, heto na ho ang bayad ko. Inabot niya muli ang bayad sa naguguluhang matanda. Salamat, ining. Saan bang bahay niyo at idadaan na kita sa inyo? Bali walang sabi ni Rafael sa kanya. Kumuha to ng isang pantusok ng fishball. Ho? Wag na ho, at may dadaanan pa po ako. Sagot niya at nagmamadali na siyang lumakad palayo. May she's avoiding me? Naisip ng binata at very unusual yon dahil wala pa siyang nakasalumuhang dalaga na hindi bumibigay sa karisma niya. Kahit pa high school girls ay nagkakakrush na sa kanya.
Palagi bang dito kumakain ng fishbowl ang dalagang yun, Mang Berto? Tanong niya sa matanda. Nagsimula siya magtusok ng ilang fishballs. Napukunot ang noo ng tindero sa kalituhan. Utak nito, ang dalagang Cruz ang ibig sabihin ng mayor, ay napangiti ito. Oho, mula pa yata nung high school ay kumakain na siya ng fishball dito, kasama yung kaibigan niya? Namalasahan ng naturang pagkain, ay napatango siya. Kaya pala, naisip niya, masarap nga pala talaga ang pagkain na ito. Nasiyahan ito sa ginawa niya. Salamat po, Mayor, at nagustuhan yung tinda ko. Ngumiti siya. Magkano po lahat? Wag na po niyong bayaran, Mayor. Awat nito sa pagkuha ni Rafael sa wallet sa likuran ng kanyang pantalon. Isa pong karangalan para sa akin na magustuhan yung paninda ko. No, wag kayong ganyan, Mang Berto. Sige na, magkano lahat yon? Malumanin niyang tanong dito. Sigurado siyang isusunod niyang ipapatayo ang mga stalls ng fishbowl sa bayang to. Nakatatlong tusok pa siya bago inabot ang 100 sa matanda. Keep the chinsyo, nakangiting sabi niya na magsimula magbilang ang matanda ng isusukli sa kanya. Pang, bakit po? Nagmamadaling lumapit si Jaisal kay Mang Ramon na makita niyang nanghihina tong napakapit sa dingding ng kwarto nito. Nag-aalala siya ng husto. Napapansin nga niyang medyo nangangayayat ang ama niya nitong mga huling buwan. Naalala rin niyang kinapos din ang paghinga nito noong isang buwan nung kumain silang tatlo ni Arlene sa isang restaurant dahil sa birthday niya. Wala to anak, pagod lang marahil ako. Ani to, pero hindi naman tumitingin sa kanya. Ikukuha ko muna po kayo ng tubig, Pang. Sabi niya na maayos na itong tumindig. Sandaling iniwan niya ito at nagtungo sa kusina. Hindi niya maintindihan, pero sa palagay niya ay minililihim ang papang niya sa kanya. Natatakot siya, kaya lihim siyang napapikit at nagdasal para rito. Pang, mag-leave kaya muna kayo sa trabaho niyo. Mungkahi niya, matapos itong mainom ang tubig na dala niya. Huwag na anak, okay lang naman ang pakiramdam ko. Nakangiting tanggi nito. Tutal, malapit ka na namang matapos, diba? Nasa huling taon ka na ng kurso mo at ilang buwan na lang ay matatapos ka na. Kayo na nga po ang bahala. Kapag nakatapos siya at nakapasa ay maghahanap agad siya ng trabaho. Paihintuin na niyang ama sa pagkatrabaho. Magkasabay na silang lumabas ng bahay at sumakay ng tricycle. Ipinahatid muna siya sa eskwelahan niya bago pa nito pinatuloy ang tricycle sa bahay ng amo nito. Ramon, parang napapansin ko kung medyong nahuhulog ang katawan niyo. May dinaramdam ho ba kayo? Minsan, itanong ni Rafael sa driver. Mabait to, kaya ito mismo ang kinuha ng daddy niya para magmaneho sa kanya. Kung hindi pa dahil ay nungka napayagan siya ng mga magulang na magsarili at ibig niyang matawa roon. Naging mayor niya siya at lahat, pero napaka-overprotective pa rin ng mga magulang niya sa kanya. Wala naman po akong kakaibang nararamdaman maliban sa minsang kinakapos ako ng paghinga, pero nawawala naman po kaagad. Sagot nito sa amo na bahagyang nilinga ito. Nako, pagkarating natin sa munisipyo ay magpa-check up muna kayo para matiyak kung okay lang kayo. Sige ho, Mayor. Kailan ba matatapos ang anak mo? Huling taon na ho niya ngayon sa kolehiyo. Sabi nga ho niya, hihinto na ako sa pagtatrabaho kung makatapos siya at makapagtrabaho. Nakatawang tugo nito. Mabait pala kung gayon ang anak mo. Bihira sa mga kabataan na may ganyang damdamin sa mga magulang. Talagang mabait ang anak ko, Mayor. Ni minsan, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo. Mabuti naman kung gayon. Nakangiting sabi ng binata. Hindi may kakaila sa tinig ni Mang Ramon ang pagmamalaki sa anak nito. Minsan nakikita ang anak nito. Ngunit sa tingin niya, ay makakagaanan niya kaagad to ng loob base sa sinabi ng driver na pag-uugali nito.
Iniliko ni Ramon ang sasakyan papasok sa loob ng gate ng munisipyo. Bago bumaba si Rafael, ay hinugot muna niyang kanyang wallet at kumuha ng ilang libuhin at ibinigay sa lalaki. Ramon, magpa-check up ka muna. Hindi naman ako aalis sa munisipyo ngayon dahil may SB meeting ngayon. Naku, Mayor, wag na ho. At tubiling sagot nito, bukod kasi sa sahod sa munisipyo, ay may allowance pa to buhat sa amo. Nahiya ni itong tanggapin pa yon. Huwag na po kayong mahiya. At saka, hindi ko naman ibabawasin sa allowance nyo. Nakangiting tura niya. Pero, wala nang pero-pero. Kunin nyo na po to. Walang nagawa si Ramon, kundi tanggapin ang perang inaabot ng amo. Nakailang hakbang pa lamang si Rafael nang marinig niyang may sumigaw sa likuran niya. Napalingon siya at nakita niyang dinaluhan ng gwardiya si Ramon na tutop na ang dibdib nito. Dali-dali siyang bumalik. Ramon! Ramon! Niyugyug niya ang driver. Damn it! Get an ambulance! Singhal niya sa nakatangang gwardiya. Dali-dali naman tong tumakbo upang sundin ang utos ng binata. Napansin niyang nakasakay pa rin sa sakyan niya si Ramon, kaya inusod niya ito sa upuan at siya na mismo ang nagmaneho pupunta sa nag-iisang hospital sa bayang iyon. Kaagad na dinaluhan ang matandang lalaki na makarating na sila sa hospital. Isinakay na agad to sa stretcher upang dalhin sa emergency room. Ngunit nahawakan nito ang damit ni Rafael at pilit siyang pinapalapit dito. Sinenyasan niya ang attendant na huminto muna. Mayor, ang anak ko, huwag niyong pababayaan. Sa pautal na sabi nito habang mahigpit pa rin nakakapit sa kanyang damit. Huwag ka magsalita ng ganyan ni Ramon. Saway niya. Ipangako niyo, Mayor. Ipangako niyo. Patuloy nito. Sige ho, ipinapangako ko. Nang bitawan nito ang damit niya, ay dali-dali itong ipinasok sa emergency room. Hindi umalis doon si Rafael at nanatili lamang sa labas ng ER. Kinakabahan siya sa kalagayan ng butihing lalaki. Tumawag siya sa sekretary niya upang ihabili na ang vice mayor munang mag-preside sa meeting na gaganapin sa araw na iyon. Maya-maya lang ilumabas ang doktor buhat sa isang cubicle sa emergency room. Tinanggal nito ang mask sa bibig habang papalapit sa kanya. Sa itsura ng mukha nito, ay sigurado na siya sa balitang ihahatid nito sa kanya. He did not make it, Mayor. Umpisa nito, matinding atake sa pusong dinanas ng pasyente. Napatulala siya at naawa sa kinahatnan ng kanyang driver. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng anak nitong pangyayari. Marahang tapik sa kanyang balikat ang ibinigay ng doktor sa kanya bago ito umalis. Tinawagan niya ang daddy niya para papuntahin sa ospital ang isang tauhan nito upang madala na sa funeral parlor si Ramon. Hustong pinutol niyang pakikipag-usap sa cellphone nang biglang bumukas ang pinto ng emergency room at humahangos na pumasok doon ang umiiyak na dalaga na walang iba kundi si Janice, bulalas ng binata. Anak ni Ramon ang reigning Miss St. Bridget College? Hindi niya akalain yon. Wala sa hinagap niya na ang babaeng to ang nagbibigay ng kalituhan sa kanyang isip. Ito mga huling buwan ay anak pala ng driver niya. Hindi naman nababanggit ni Ramon sa kanya na babae palang anak nito. At hindi rin niya napagtuunan ng pansin ang apelyido nito. Nakailang buntong hininga pa siya bago pumasok sa cubicle na kinaroroonan ng yumaong driver. Naabutan niyang niyayakap ng dalagang bangkay ng ama. Patuloy ito sa pag-iyak. Naghihinagpi si Jaisal. Paano na siya ngayon? Nag-iisa na lang siya. Pakiramdam niya wala ng kabuluhan ng buhay niya. Patuloy siya sa pag-iyak. Lumapit ang lalaki at hinagod-hagod ang likod niya. Wala siyang pakaalam kung sinong pumasok. Ang kailangan lamang niya ngayon ay isang taong aalo sa kanya. Patiyak na maramdaman niyang dahan-dahan siyang inalis mula sa pagkakayakap sa ama.
Come here, sweetie. Anitong at niyakap siya habang hinahagod nitong muli ang likod niya. Ang tanging nararamdaman ni Rafael na mga oras na yon ay ibigay sa dalagang lahat ng kailangan nito para mabawasan ang sakit na nararamdaman nito. Naaawa siya rito na hindi nito nagisna ng ina nito. Ngayon naman ang ama nito ang nawala. Hindi alam ng babae kung gaano katagal siyang umiiyak sa mga bisig ng alkalde. Ngunit na maramdaman niyang medyo okay na siya, ay kumawala siya rito. Blangkong tumingin siya sa may-ari ng mga bisig na iyon. Tumitig si Rafael sa mga matang iyon na punong-puno ng kalungkutan. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha, kaya dinukot nito ang panyo sa bulsa at ibinigay sa kanya. Thank you, sabi ni Janice nang abutin niya yon at ipinampahid sa mukha. Si Rafael ang umayos ng burol ni Ramon. Lagi siyang naroon sa punerarya. Sumasaglit lang siya sa munisipyo para i-check ang mga kailangang gawin doon. Naging sunod-sunuran lang si Jaisal sa mga naging desisyon niya sa burol ng ama nito. Madalas tong nasa tabi ng kabaong at laging nakatingin sa kawalan. Kinausap niya ang din ito para magbigay ng consideration sa dalaga sa hindi pagpasok ng ilang araw at graduating pa naman to. Ikinatuwa niya ang sinabi ng dean na laging nasali si Jaisal. Kaya alam nitong madaling makakope up ang estudyante sa mga lessons. Idagdag pang, isa to sa mga candidates para maging cum laude. Naisip niyang tama si Ramon. Matalinungan talagang anak nito. Kaya iginapang nitong pag-aaral sa pribadong paaralang yun sa hindi rin basta-basta na kurso. Si Arlene naman ay laging naroon sa tabi ng kaibigan para damayan ito. Napailing si Rafael nang hindi man lang tuminag si Jaisal buhat sa kinuupo ang kahoy na bangko sa labas ng bahay nito. Nakatungo ito, pero halata namang wala tong particular na tinitingnan sa ibaba. Hindi man lang to nag-aksayang tingnan kung sinong dumadating, gayong hindi to bingi para hindi marinig ang tunog ng sasakyan niya. Parang wala tong nakita kahit namang pumasok na siya sa loob ng bakuran. Nang nagdaang araw, ay nadala na sa huling hantungan ng ama nito. Hinanap niya to pagkatapos ng libing dahil bigla na lang tong nawala sa kanyang tabi. Ngunit wala na ito roon. Hinayaan na lamang niya na makapag-isa muna ito, kaya hindi niya sinundan ng masiguradong nakauwi ito ng maayos. Nanatili itong nakatungo kahit na namakalapit siya rito. I need you to pack your things up and to come with me now. Dominante ang tinig niyang iyon, kaya napaangat ang mukha ng dalaga sa kanya. Shade sa mata at nakipag-aruka ng paningin dito. Nakakunot ang noo nito, nagtatanong ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ano bang pinagsasasabi ng lalaking to? Naisip nito. I made a promise to your father na hindi kita pababayaan. Paliwanag niya. Ibig niyang mapangiti. Nagpabalik sa kasalukuyang pag-iisip ng dalaga ang sinabi niya. Now go! Kunin mo na mga personal na mga kagamitan mo at sumama ka na sa akin sa bahay. No, ayoko. Dito lang ako. Matigas na sabi ni Jaisal. Pinabayaan niyang lalaking to na mag-ayos sa lahat ng dapat na asikasuhin para sa burol ng ama. Dahil inisip niyang marahil ay kaya ginawa nito yon ay dahil dito nagtatrabahong yung maong magulang. Ngunit bakit pati siya pinakikialaman nito? Ayaw niyang may nagdodomina sa buhay niya. Marahas ang ginawang paghinga ni Rafael. Matigas din pala tagang ulo na babaeng to. Utos ko sa'yo, o bubuhatin kita mismo mula sa kinuupuan mo at dadalhin sa kwarto mo. No! Anong gagawin ko sa bahay mo? Bakit kailangan sumama ako doon? May bahay naman kami. Dito na lang ako. Paangil na sagot nito. Huwag na tayo magtalo tungkol dito. I never break my promise. Kaya please, kunin mo na mga gamit mo. No way. Hindi mo ako mapipilit sa ayaw ko. How could I take good care of you kung narito ka
at naroon naman ako. Amused na tanong nito. No. Matigas pa rin sabi nito. You don't... Malaki na ako para alagaan mo pa. Dito ko iniwan ng papang, kaya mananatili ako dito. Sa huling sinabi nito, ay bumigay ang luha sa kanyang mga mata. See? Kaya mas lalong dapat naroon ka sa bahay. Katwiran ng binata sa pagitan ng paghagod sa kanyang likod. Hindi sumagot si Jaisal. Trust me, I only want what is the best for you. Kapag nakatapos ka na at makapagtrabaho, maaari ka nang umalis sa poder ko. Kukwentahin ko lahat ng gastos ko sa'yo para mabayaran mo ako. Wala siyang nagawa. Hindi niya alam kung anong mayroon ng lalaking to. At kahit nagpupuyo sa galit, ipumapasok siya ng bahay. Ilang minuto pa ay lumabas siya, bit-bit na ang mga kagamitan. Napapailing na napangiti ang mayor nang panoorin ang kanyang pagpasok sa loob ng sasakyan nito, na halos ipadyak pa ang mga paa. Narating nila ang bahay nito pagkatapos ng ilang minuto. Marahang inikot ni Jaisal ang kabuuan ng guest room na ibinigay ni Rafael sa kanya. Katapat niyon ang kwarto nito. Light yellow ang kulay ng silid. May life-size mirror, built-in closet, at kung ano-ano pang kagamitang pulis magaganda. May banyo rin doon. Ngayon lang niya nalaman na may sarili palang bahay ang lalaki. Akala niya ay nakatira to sa bahay ng mga magulang nito. Hindi niya alam kung anong kahihinatnan ng lahat. Ngunit alam niyang nag-aaksaya lang siya ng oras kung makikipagtalo pa rin siya rito. Hinding-hindi siya mananalo kay Mayor. Hindi nito tatanggapin ang anumang rason niya. Sa bagay, ilang buwan na lang ang kailangan niya at matatapos na siya sa kolehiyo. Sinabi naman nitong pwede na siyang umalis sa bahay nito kapag nakatapos na siya at makapagtrabaho. Muli siyang napatingin sa kubuan ng kwarto. Ibig niyang malula sa laki ng bahay ni Rafael. Ang tanging kasama nito ay ang matandang katulong nito na siyang personal na umaasikaso ng pagkain at kagamitan nito. Mayroon ding all-around maid at isang hardinero na nagsisilbi rito. Napasinghap siya kanina nang madaanan nilang hardin ng bahay. Namumukadkad lahat ang mga rosas na nasa paso. May mga orchids din na nasa greenhouse. Sandaling nawala ang lungkot niya ng mga sandaling iyon. Tumayo siya at sinimulang ilagay sa closet ang mga damit.